Hello! So ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa iba't ibang klase ng bangle, style, at design. Meron tayong bangle na single screw, katulad nga nung nawala ko yung screw, eto siya. Ayan. And meron naman tayong yung double yung screw niya at naka-attach na siya dun sa pinakang bangle, kaya hindi na mawawala yung screw. Ayan siya. Ayan. At yung pangatlo, yung aking nang binili na lately, yung pinaka-latest kong bangle na wala na siyang screw, wala na siyang anything, isusuot mo na lang siya. Kailangan lang is sabon or lotion para magkasya siya dun sa pinakang kamay natin. Ayan. So, by the way, meron na naman ako nabiling bago. As you can see, ayan siya. Pero ito ay Hermes inspired. Kaya ako naman siya nagustuhan kasi ito ay mas, ito kasing isa may design na parang matte. Ito naman isa is panginang lang. So, ayan yung ano niya. Hermes yung style niya. Tsaka itong isang to kasi is mas maliit yung size niya. Kaya parang mas fit siya sa akin. Ito kasing isa medyo maluwag hanggang dito ko siya. Yan. Pero ito ay hanggang dito ko lang siya. Or hanggang dyan. Ito hanggang dito to minsan. Yan. So, pag-usapan natin, ano ba ang mga advantage at mga disadvantages nitong mga klase ng mga bangle na to? So, simulan natin dito sa katulad nga ng nawalan ako ng screw. Ayan. Itong type ng bangle na ito, na may isang screw, ang disadvantage niya is, yun nga, pagka nawala na yung screw mo, ang hirap na niyang gamitin, hindi mo siya magagamit. Kasi ang liit ng screw niya, pag nawala, wala na. Pero, sa lahat ng klase ng Cartier inspired, ito yung parang medyo sure tayo na masasanla. Kasi merong isang klase ng Cartier inspired yung declip nga, pero di ba ang hirap nga niya isanla. So, ito yung mas okay siya na i-invest. Kasi nga, nasasanla yung ganitong klase ng Cartier bangle. Yan. Tsaka maganda rin siyang suot. Kung hindi nga lang nawala yung screw nito, hindi ko siya ile-let go. Kaya lang, ang pangit na niyang tingnan dahil nga, pag ginamitan ko siya ng kung ano pa man, hindi na siya presentable. Kaya tinabi ko na lang muna siya. Ito nga palang, itong ganitong klase ng Cartier na may isang screw is, usually makakakuha tayo ng mga 7.8 or 8 grams. Kasi yung loob niya is ampaw. Actually, ampaw yung loob niya. Makikita nyo naman, diba? May buta siya sa loob. Ayan, malapad siyang tingnan, pero may buta siya sa loob. Kaya ito, pag medyo nadagandaganan na rin natin, magkakaroon na siya ng, actually meron na tong konting lamat eh. Parang medyo na ano siya, yung bumuka na yung pagkaka, makikita nyo, meron siya dito parang na, yung nag-open na. Kasi lagi ko siyang nadadaganan na ganun. So yon. Yung mga ganitong klase ng Cartier inspired ay nasa 7.8 grams. Yan. Oy, add ko lang nga pala yung nawala kong screw. Actually, pwede naman siyang ma-replace. Pwede siyang palitan, pwede siyang i-order ng panibagong screw. Pero yung screw na yon na ganyang kaliit, nagkakahalaga siya ng 3,200. Yun yung binigay sa aking price nung pinagtanungan ko na nagagawa ng screw. Pero I heard meron namang 2,900 pesos. Ayun. Kasi gold din talaga yung nakalagay dito. Gold siya. So yung mga nagtatanong sa akin na kung gold din ba yung screw, opo, gold po yung screw. Pero yung screwdriver niya ay hindi siya gold. Hindi po siya gold. Ang gold lang ay yung nasa bangle natin na maliit na screw. Ayan. Next na klase ng Cartier inspired. Ito nga yung sinasabi ko na hindi na mawawala yung screw niya. Kasi naka-attach na siya mismo dun sa bangle. So, ayan siya. Kaya lang, ang hirap niyang suotin. Kailangan mo ng katulong kapag susuotin mo to. Kasi, ano siya, magkahiwalay eh. Ang hirap niyang i-ano pag gano'ng kailangan. May isang tutulong sa'yo para masuot mo siya. Ayan. Pero, itong klase ng Cartier inspired na ito ay mas solid to. Kasi yung loob niya talaga is purong solid siya. Kung yung isang Cartier natin na ampaw na may buta sa loob, iyan ay nasa 8 grams lang, let's say, compare mo dito, wala siyang butas, anything here. Kasi ang grams nito usually ay nasa 19 grams.
mas solid yung ganitong klase ng Cartier. Kaya mas mabigat talaga siya. Hindi kagaya nitong isa na 8 grams lang yung isang screw. Tapos, ayan. Pero maganda pa rin to. Maganda pa rin siya. Best, para sa akin, ito yung pinaka gusto ko sanang style. Yung isang screw lang. Kaya nga lang, madaling mawala yung screw. So, kung gusto nyo naman, yung hindi nawawala yung screw, yung talagang ano, pero 19 grams siya, usually. So, ayan. Ayan yung ano niya. So, ayan. At saka yung per gram nitong ganitong solid na Cartier ay mas mahal sa isa lang yung ang tawag dito, yung screw. Kung ang per gram nito ay nasa 3.2, ito ay nasa 3.5 ang per gram. Mas mahal siya. 3.5 to 3.7. Kasi ito kasing itong solid na Cartier na 19 grams na nakadikit na yung pinakang screw niya, kung mapapansin nyo yung point niya is talagang naka ano yung pagkakasulat niya. Ayan siya. Ganyan yung parang original ng Cartier. Unlike dito sa ating may single screw, iba yung ano niya. Iba yung pagkakasulat niya. Ayan. Yung favorite ko ngayon na wala ng screw na kahit ano pa man, eto na nga yung pinaka-latest ko. Ito ay 24 karat gold at ito ay nasa 13 grams. Yung ganitong klase. Kasi 24 karat gold, syempre kung hindi siya ganong kabigat ang grams, madali siyang madedeform. Pero dahil nga 13 grams siya, hindi siya madaling madeform. Hindi. Tapos, ito kailangan gamitan ng sabon para mag-insert siya sa kamay. Kaya nito, dito. Ayan, ginamitan ko lang siya ng sabon para magkasya. So, ang disadvantage naman nito, talagang mamimili ito ng kamay. Kung ang kamay mo eh malaki dito, tas maliit dito, ganun sa akin, ito, kasha to dito, pero pagdating dito, ang luwag-luwag. So, talagang kailangan nating humanap ng size na mag-fit sa atin. So, ayan. Pero para sa akin sa ngayon, mas gusto ko itong wala ng screw-screw na isusuot ko na lang siya at tatanggalin ko na lang siya anytime, any moment na gusto ko. So, ayan. So, ayan yung mga Cartier inspired natin. Ayan. So, kung ano man sa lahat ng bangil na ito ay maganda. Nasasanla, pawnable. Ay! At natatanggal. Hindi. Ayan. So, nasasanla siya lahat. At talaga namang masasabi kung maganda yung design at yung style niya. Hindi tayo magsisisi sa mga style na ito. Basta huwag natin iwawala. Ingatan natin. Ayan. Yan yung mga style and ano natin. Okay. So, yan lang yung review ko for today. Dahil nga, may nabili na naman akong bago na Hermes inspired naman siya. So, ayan siya. So, kabibili ko lang nito ngayon. At nasa, ayan. Ayan yung picture niya. Maganda siya. Actually, maganda siya. Ayan. So, sana ay meron ulit tayong meron ulit kayong nakuwang ideas kung ano man yung gusto nyo style at design, pagbibili kayo ng Cartier inspired bangle. So, yun. Review-review lang tayo para alam natin kung ano yung mga gusto nating bilhin, kung ano yung pwede sa budget, at kung ano yung hindi basta-basta mawawala. Thank you! Bye!